so, sa matahin mo na natin talaga. Para mayroon akong content. Ha? Guys, what's up? This is Angel Chonchak. So ngayon po guys, ang topic natin ngayon is about yung ano po guys, yung nirent na bahay ng amo, anak ng amo ko is talaga naman grabe, nakakasyak ang kanyang presyo. Huh? Nung tinanong ko, sabi ko, madam, magkano upa nito? Diyos ko, pwede ka na makapagpatayo ng isang kubo. Sa totoo lang guys, every month, ganun po ka, mahal ang, ano, ang upa dito sa Taiwan ng mga bahang mga unit, mga ganito, isang plot lang. Kasi building siya, so parang talagang kasi napakaganda naman po guys. So tignan nga natin kung worth it nga ba ang ganung kalaking presyo. Mamaya ako nasasabihin sa inyo guys kung magkano. Tutupin mo na kayo sa mga kasahanan niya, nilisan ko. Last time kasi nilisan ko yung bago nilang binibatan na bahay, is bumili na lang ng bahay yung amo ko, yung anak ng amo ko. So, mas maganda nga naman yung gano'n kesa yung uupa ka lang ng gano'ng kalaki. Grabe guys. So, ito po guys. Simulan natin dito sa master bedroom. Alinisan ko na kanina kasi. Ganito po kasi dito. Pagka tapos mong upahan yung bahay, kailangan mag-turn over sa may-ari is kailangan linisin din. So, yung bed, master bedroom. So, yan. Yan. Yan ang master bedroom nila. Katamdami lang ng laki guys sa tura. So, puri glass window siya guys. Yan. See? Ilang, siguro kulang isang taon din nila itong, ano guys, kulang isang taon nila itong inupahan. So, kung ganun kalaki yung upa mo, Diyos ko po, nag-waste ka lang ng money. Pero kaya naman po nila guys, kasi actually, ang sahang nila is malalaki na doon. Anak na amo ko is yung trabaho sa bangko. So, parang isa ko. So, parang wala lang sa kanila yun. So, yung CR. Yeah. Ganda ng CR nila guys, type ko. Yeah. Isang bata. Ito ang gusto ko talaga sa tutura ko guys. Magkaroon na sarili yung bata. So, wish ko lang sana magkaroon na sarili. Yung masamang mangarap, hindi ba guys? Wow! Meron po siyang 3 rooms, guys, and 2 bathroom. So, ito po ang next na room. Puli glass window lang talaga niya po ito, guys. Yan! At may aircon siya. Yan ang aircon niya, guys. So, ito po ang ganda. Ito ang kanilang isa pang room. Maliliit lang mga room dito guys. Sa totoo lang. Yeah. Parang bagong gising lang ako, no? Tiyan! Kasi... so, yan. Napakaliit ng mga room lang dito guys. Pero grabe. Ayan. Yung nalinis ang katalin niyan guys. Kasi kailangan po kasi malinis na malinis bago yung turn over sa may-ari. Punta na tayo muna tayo sa living room nila. So, nakuha na natin 3 room. So, sa living room naman po tayo, guys. Yeah. Wow! Malaki ang living room nila, guys. Ayan. Yeah. Samantalahin ko na pag-vlog bago dumating si Amo. Huh? Kasi pag nandito na yung wala, hindi na pwede. So, ito yung inupahan nila. Ayan. Ang haba. Tsaka, ang problema lang dito guys, pag inupahan ka ng bahay, is wala silang cabinet para sa mga presyo. So, ikaw talaga mag-provide. So, di ba ang gastos, no? So, ito po yung kitchen nila guys. Hindi pa ako medyo yan isa maglilinis. Kasi malaki na naman si Amo. So, sa matahin mo na natin talaga. Para mayroon akong content. Talo naman ito is nirent nila, so hindi na nila titirhan.
kasi nandun na sila sa bagong bahay nila ngayon. Binili na nila yun, so hindi na nila kailangan maubahan. Karamihan kasi guys dito sa Taiwan. Ayan. Ganda ng cabinet nila guys. Ayan. Karamihan kasi dito guys, mga tao is nakumubahan lang talaga kasi hindi nila afford pumili ng yung ba hindi afford pumili ng bahay kasi sobrang mahal sa totoo lang po guys. Million. Mayaman na mayaman ka na bago ka raw makapili ng bahay. Special lang kung bago yung bahay na bibigyan, bagong unit, bagong building. Ito yung labahan, mas maganda naman. Puro aircon po siya guys. So yun po guys, hindi po ba nakakatuwa? Kompleto naman na guys, kapag ka nang upahan kayo, hindi makakalaman kung gano'ng mga kalan, kasi ang ganyan. Ito yung higugasan din ang sarili yung plato, so okay na din dito ba guys. Kaya lang yung presyo, grabe. Ayan. Ito pa yung isang bathroom. Ito yung pinaka-last na re-releasing ko guys. Kaya bathroom ang pinaka-last kong re-release is doon ako kumuha ng tubig na panglinis sa buong kabahayan. So yun po guys. Ganun po kami mga mochacha. So yun po guys, ngayon sasabihin ko na kung magkano ang upa ng bahay na ito. Inanong ko kanina yung abo ko, sabi niya is 30,000 NT. So yung 30,000 NT na yun guys is per month. So equivalent po yun sa peso is tumataging tingnan mahigit 50 mil a month ang upa nila dito sa bahay na ito. Ay! Grabe guys! Pwede siguro yun. So isang taon na yun ang 50,000 a month na saving ko. Grabe. May mansion na ako sa Pinas. Wow! So di po ba guys? Ganun sila. Actually guys, hindi lang sa Pinas mahal ang mga bilihin. Mas lalo dito guys. Pero afford naman kasi yung sound is okay naman po guys. Talaga. As in, kahit pa paano, mayroon ka pang take home money para sa sarili mo at saving. Ganun sila. Ganyan ka high tech dito sa Taiwan. Kung wala kang pera, eh patay ka. Kaya dito, kahit na matanda na guys, is napakasipag nila. Kahit mga 60 plus is nagtatrabaho pa rin. O yun po guys, ang totoo. Ha, so yun po guys, hanggang sa muli. Sana po, supportahan niyo po ako sa aking pag-vlog. At kung di ko po po kayo friend, please, subscribe on my channel. Hanggang sa muli, this is Angel Chom Vlog. Kailangan pa na tapusin yung trabaho ko. Yari, manunugi si Amo. So yun po guys, hanggang sa muli.